Sa loob ng halos tatlong dekada, naging bahagi na ng buhay ni Loren Legarda ang pagtataguyod ng mga isyong pangkalikasan. Mula sa telebisyon hanggang sa bulwagan ng Senado at maging sa malalayong dako ng buong kapuluan, ibinahagi niya sa atin ang likas na kagandahan ng Pilipinas. Subalit, dito rin niya nasaksihan ng malawakang pagkawasak at pagkaubos ng ating mga angking kayamanan. Pagmamahal kay inang kalikasan at sa sambayan ng Pilipino ang nagbunsod sa kanya upang patuloy na manawagan para sa pangangalaga ng ating mundo. Kapag napapaligiran tayo ng mayayabong na puno na tulad nito, kapag nakakalanghap ng sariwang hangin at pinagmamasdan ng daloy ng malinis na bukal, masasabi nating tayo ay nasa isang paraiso. Ito ang tahanan na binigay ng Diyos para sa tao. Mapagpala ang ating mundo, kung kaya tinawag nating itong ina, inang kalikasan. Ngunit sa kabila ng ating angking talino bilang tao, tayo lamang sa lahat ng nilikha ang nagtagumpay sa pagwasak ng ating mundo. Ang dating paraiso, pilit nating ginagawang impyerno. Patuloy nating nilapastangan ang ating ina hanggang umabot na sa sukdulan ang kanyang pagtitimpi. At ito na nga ang kinasakitan ng ating kawalang malasakit. Kalahating siglo na ang nakalipas mula ng unang mabahala ang mga siyentipiko sa patuloy na pag-init ng ating mundo, na dapat na sigurong bawasan ng tao ang paggamit ng fossil fuels dahil sa nakakalasong greenhouse gases na binubunga nito. Walang naniwala, bagkus ay pinagtawanan lamang ang mga mabalang ito. Di nagtagal, nagising din ang tao sa mapait at nakakasindak na katotohanan na ang mga unos at delubyong dati ay sa pelikulang nakikita, ngayon ay laman na ng mga balita. Ang dating mapagpalang kalikasan ay naging mabagsik at mapanira. Ngayon, bukang bibig na kahit ng ating mga anak, ang mga katagang hindi natin kaagad binigyang pansin, ang global warming at climate change. Sasaan kita, ha? Huwag ka nang sumagot-sagot! Sa kapakali, anong ginawa mo?
Kasi po. Ano kasi po? Ano ko sumasagot ka? Paano mo, Diyos ko, Almario? Bakit mo ba ako binigyan ng ganitong anak? Uy! Pare! Mare! Naku, kaaga-aga naman niyang buluman na yan. Masamang pangitain niya na. Kailangan na bang araruin ang bukid? Ikaw talaga, Mare. Wala nang mabalo ka. Kung ano-anong iniisip mo, puro araro. Hindi ka na mabiro. Hoy, magmano ka sa ninong at ninang mo. Hindi ganyang kung Pasko ka lang nakakaalala magmano. Kaya ka ng Diyos. Nagpudot. Naku, kumadre. Bakit hindi ka naman pumunta sa pagpupulong kahapon? Eh, napanood namin yung tungkol sa Palawan. Ay, kanta. Huh? Naku, napintas talaga para Palawan? Akong nakapasyal na doon. Palawan? Itinitingnan mo dyan, ha? Itinitingnan ko lang, baka tinutubuan ka na ng mga ugat dyan. Eh, baka naman yung kakadalo mo doon sa mga lecture-lecture na yan dyan sa bayan. Eh, baka tumubo na yung mga varicose veins at yung mga dahon sa katawan mo. Ito talaga si Mario. At saka Palawan baka mo? Oo. Ay, titingnan ko na lang sa picture. Ay, sira ka talaga, Mare. Uy, pero sa susunod, dumalo ka naman. Ituturo nila sa atin kung paano pakikinabangan yung basura. Ano ko ba naman, Mare? Eh, kaya nga tinawag na basura kasi wala ka nang ang pakikinabangan. Kaya nga basura eh, hindi ba? Tsaka, alam mo, huwag kang mapapaniwala dyan sa mga pinagsasabi niya mga yan. Bah, basura, papakinabangan? Tsaka ayoko yung mga nangangamuyong asyendo namin ni Kaykay. Oh! Kasi ako'y allergic sa bad smell. Hihikain ako. Ganun ba? Mm-hmm. Eh, anong dala mo? Daytoy? Ay, bumili ko dun sa tienda. Bumili ako ng burong talangka at durian. Ang utaw, gusto. Pinasyal ko lang naman kasi itong inaanak mo eh. Doon kami, nagpasyal-pasyal, naglibang-libang, picture-picture, ganun. Namasyal? Eh, bakit nakasimangot yung inaanak ko? Uy! Napawisan na nga, oh. Hindi ah! Ganyan talaga mukha niya kapag ka masaya. Kasi siguro masakit lang yung kanyang alipo nga. Smile. O siya, mauna na kami ha. Kasi nga pala magsasaing pa ako eh. Baka nagugutom na ang aking mga aso. O siya, sige. Oh, sige, Mare. Bye! Oh, huwag ka na mag-araro. Diyos di kumuyog. Ay siya, sige, Mare. Diyos di Agnina. Sige. Sira talaga. Si Maring Baby hindi pa rin nagbabago. Ano nga ba yung gusto mong sabihin kanina? Ah, wala. Tataka lang ako. Ano na kaya mangyayari sa atin? Mukhang hindi naman magiging maayos ang ating mga pananim. Hindi ba kaya nung tubig ulan? Sintigasan ng baka lang lupa. Paano pa mabubuhay ang punla? Kung sa bagay, nakapagtanim na kayo nung nakaraan, nalunod din naman yung mga tanim sa baha. Yamot. Paano na tayo niyan? Jer. Rosie. Kung meron lang sana akong ibang pagkakakitaan. Kung meron lang sana akong may papapasukan pa. Ang talagang problema ko, ang pangamba ko. Baka dumating na yung araw na mawala na yung lahat ng sakahan. May mga maituturo pa raw sila sa amin sa susunod na pagpupulong. Iyon na nga sinasabi ko sa iyo eh. Sumama ka na lang. Alam ko malaki may tutulong nila sa iyo at sa bukid. Doon sa mga usapin niyo sa environment na iyo, yung bang tagapagsaltaan niyo, nakapagbungkal na ng lupa. Ang importante, yung practical. Yeah.
mana ho. Kaawaan ka ng Diyos. Nay, pinabibigay po ng teacher namin. Anyaman dato yan daw na. May babayaran daw po para sa field trip namin. Ay, hindi kayo sasama at magastos yan. Nay naman? Nay, nakapag-field trip na kayo nung nakaraang taon na. Naranasan nyo na ang pakiramdam ng nagpi-field trip. Nay, kalukuan lang data. Sige na, Nay. Di pa ako nakakapunta sa Manila Zoo. Nay. Manila Zoo? Ay, may dumaan kanina ditong taga Manila Zoo. Talaga, Tay? Oo! Sige na, Tay. Gusto ba niyong pumunta? Ano? Gusto niyo? Sige! Punta kayo! Yehey! Tay, maghahain na po ako. Ah. Sige na. Manganda yun. Mabuti yan. Gandahan mo yung paghahain para lalo akong ganang makapunta kayo sa Manila Zoo. Yes! O gato, kung sino mahuli, siya ang maghahain. Anya kami, Ten. Ba't mo sinabi sa kanila na sasama sila? Eh kung umasa yung mga yan? Huwag ka mag-alala. May awa ang lupa. Ikaw, gusto ba sumama sa Manila Zoo? Atana! Atana ka man! Ayon sa mga eksperto, ang global warming ang pinakamalaking banta sa kaligtasan ng sangkatauhan ngayon. Daig nito ang anumang digmaan, salot o sakunang naranasan na sa kasaysayan ng ating planeta. Dahil sa malawakang pagbabago ng klima at sa patuloy na pag-init ng ating mundo, saksi tayo ngayon sa di mabilang na mga weather-related disasters dala ng sobrang pagbaha o di kaya'y sobrang tagtuyot. Bunga nito, patuloy na nanganganib ang pinagmumula ng ating tubig, namamatay ang ating mga sakahan, at nalalagay sa panganib maging ang ating sariling kalusugan. Pantakin mo, dati-rati, kalahating araw ko lang sinasaka to. Aba ngayon eh, halos magdadalawang araw na. Itong kapirasong bukid pa rin na itong pinalalambot ko. Nako, parang Anden, huwag mong daanin sa init ng ulo. Pasalamat tayo at meron pa tayong sinasaka. Aba, yung iba siya eh, ginawa ng subdivision ang sakahan nila. Eh, yung kalabaw ko, sumuko na sa sobrang pagod. Kung di ko lang naiisip magana ko, di sana nagtongis na lang ako. Anong nangyayari sa inyo? Inyo! Baka sumasakit ang bato ko. Oh? Ang tindi na nararamdaman ko. Roberto! 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 Jose! Jose, tulungan niyo ako! Biglang niyo bumalagta si Roberto! Ay, tulungan natin! Roberto! Baka ako na, paano na yan? Roberto! Ay, madala sa pagamutan! Roberto! Wala nga, tuklaw ng ahas! Roberto! Si Mang Berto matutuklaw ng ahas! Eh, ang kapal ng balat dyan! Mabubungi ang ahas dyan! Unyo, ano sabi ng doktor? Wala pa po. Nasa loob pa po sila. Dodjan, ano nangyari? Wala, nasa loob pa eh. Nasa nung si Berto? Nasa nang asawa ko? Anong nangyari kay Berto? Ginawa na po lahat ng aming makakaya para mailigtas siya si Bali. Wala na po talaga. Ay, naku. Matinding laso ng ahas ang nakatuklo kay Berto. Wala po kaming nakitang anumang kagat ng ahas o rin ang hayop. Napag-alaman po namin na inatake siya ng heat stroke. Heat stroke? Ano yun? May posibilidad pong inatake
siya ng high blood, sanhi ng matinding pagod at init ng araw. Kaya na-heat stroke siya. Heat stroke? Si Berto? Ay, laking bukid yan sa maya sa tirik ng araw? Eh, yun po ang lumabas sa aming pagsusuri. Berto! Huwag kayong tubig. Berto! So nakakalungkot nga na sa kabila ng napakaklarong ebidensya na hindi naman ito ay lingid sa ating kaalaman, kundi talagang na-experience natin ito halos buwan-buwan, taon-taon. Pero nakakalungkot sapagkat yung iba sa kanila ay hindi pa rin talaga nila kinikilala na talagang meron ng global warming na nangyayari dito sa ating, hindi lamang sa ibang bansa, kundi dito nga mismo sa Pilipinas. So sana naman ay magising na rin sila dun sa katotohanan na ito ay talagang isang reality. Again, hindi nga lang dito sa Pilipinas, kundi isang pandaigdigang problema natin sa ngayon. Karamihan sa atin ay ngayon lang namumulat sa kaugnayan ng pagkawasak ng ating kalikasan sa climate change. Masdan natin ang mga pagbabago nangyayari sa ating paligid. Hindi mahirap unawain ang mga pinsalang nariyan na at ang mga delubyong maaaring dumating pa kung patuloy tayong magiging ignorante at magwawalang bahala. Malinaw ang conclusion ng Intergovernmental Panel on Climate Change or IPCC, ang co-awardee ni Al Gore sa Nobel Peace Prize, na hindi na maitatanggi ang global warming o ang pag-init ng ating klima. Natutunaw ang mga yelo, umiinit ang ating temperatura, tumataas ang ating mga dagat. Ito ay mga ebidensya na tunay nga nangyayari na itong tinatawag na global warming. Ang ganda pala dito, Tay. Sana lagi tayo namamasyal dito. Oo nga, Tay. Ang sarap pa ng hangin. Kailangan mo talaga yan para magamot ang hika mo. Hindi na yan kasing ganda ng dati. Dati, nung bata pa ako, dinadala ko lagi dito ng lolo nyo. Ang linis niyang lawa. Malulusog ang mga isda. Eh, anong ginagawa nyo dito ng lolo? Nagbabaon ng paminwit. Dito sila nanghuhuli ng isda. Talaga, Tay? Sana nagbaon din tayo ng paminwit. Nahuli din tayo. Ay nako, bibilhan na lang kita ng tilapia sa palengke. Tingnan nyo, oh! Ang laki ng pinagbago ng lawa natin. Pero nakakapanghinayan eh. Malalaking isda. Eh, bakit naman po? Paano ba naman? Nawala na yung mga bahay ng mga isda. Nasira na dahil sa kadalasan, tinatapon yung mga basura ng tao dito. Eh, yung chemical na nanggagaling sa basura, yan ang nakakalason sa mga isda at sa iba pang mga laman ng lawa. Kawawa naman po yung mga isda. Ganoon din po ba ang nangyayari sa dagat? Ganon din. Kahit saan. Basta't nagtapong ka ng basura, tsak, masisira yung lugar na yon. Tingnan mo yung, alam mo kung ano yung talaga nakakasira doon? Yung mga maninipis na supot ng plastic. Yun. Yung itapon mo yan, yan ay maaanod at maya-maya nandun na yun sa dagat. Alam niyo, doon sa probinsya, nangyari nung yung dagat, nilamon yung lupa. E paano po kinain ng tubig yung lupa? Ang ibig sabihin ng tatay niyo, tumataas ang tubig, kaya lumulubog yung mga pampang. Eh mistulang lumalaki ang dagat. Wala bang nakatirang malapit sa pampang? Meron. Kaya lang, umalis sila sa mga bahay nila nung tumaas ang tubig.
Paano kung tumaas pa muli ang dagat? Eh di mag-aalisan muli yung mga tao. Saan na sila pupunta? Doon sa mas mataas na lugar. Wala tayong magagawa. Yan ang sagot ng kalikasan sa bawat maling galaw ng tao. Sa makatwid talagang tao ang may kagagawan niyan. Eh, tao lang naman ang gumagawa ng basura eh. Ay, ako anak. Kasi naman, sabi ko sa'yo, huwag ka magpapatuyo ng pawis. Eh, hindi nawawala yung ubo mo. Marami ay, nang nagkakasahi sa eskwelahan namin, inay eh. Paano? Yung amoy dun sa pabrika, naamoy hanggang dun sa classroom namin. Parang bumabaliktad ang tiyan ko pag naamoy ko eh. Aba, edi, huwag kang ihinga pag dumaan ka ron. Dapat eh, turo mo. Ano gagawin yan? Ganito po. Uy! Uy! Tumatagal na! Ang sa mamaya! Pag nakalampas ka! Yeah! Talagang may pinagmanahan, no? Bigote na ng konti. Kasing pogi na. Huwag na pong mamadaliin. Manang-mana sa tatay. Pogi. Noong February 2, 2007, luwabas ang findings ng Intergovernmental Panel on Climate Change o IPCC. Ito'y isang panel na tinatag ng United Nations upang magsagawa ng 3 taong pananaliksik ukol sa global warming at climate change. Ilang daan sa mga pinakamahusay na siyentipiko at mananaliksik sa buong mundo ang pinulong upang alamin ang punot dulo ng mga di pangkaraniwang pagbabago sa ating klima. Maliwanag pa sa sikat ng araw ang naging resulta. Tao ang salarin. Ang mapagsayang at mapanirang pamumuhay ng tao ang di niya pagsunod sa mga batas ng kalikasan. Ang materialismo na nagdulot ng malawakang pagwasak ng mga likas na yaman. Hinamon natin ang kakayanan ng ating planeta sa isang labang tayo din pala ang unang susuko. Sa kasamaang palad, ang unang dumaranas ng paghihirap ay yun ngang mahihirap na. Nagkakanda baon-baon na ako sa utang. Di na magkasya itong kinikita namin sa pagsasaka. At ang mahal pa ng bigas. Pare, ayaw mo nun? Sa isang banda, kahit papano, mayaman ka. Mayaman sa utang. Puro ka biro. Palibasa, sarili mo lang iniintindi mo. Ilan taong ka na ba? Pag nagkapamilya ka, maiintindihan mo sinasabi ko. Kayo naman din mga biro. Kaya nga ako nandito para makatulong sa ama ko. Mabuti pang langgam eh. Nakakapagsubi. Eh tayo, ni Singkunduling wala. Sila uulan? Ay di mabuti. May lumamig-lamig. Masyadong malin sa angan. Kahit yung panahon, wala na katiyakan. Dati-dati, kitang-kita mo ang pagkakahati ng tag-ulan at tag-araw. Ngayon, hindi na. Umuulan habang tag-araw. At umiinit naman habang tag-ulan. Ang lupa, kung hindi tigang na tigang, binabaha. Sana kumulan ng yelo. Malapit na. Pagpasok ng mga bagyo. Ulan ng yelo? Hindi. Yero. Siguro mapapansin na rin ng bawat isa na ang panahon ay tunay na nagbabago. Ang pagdating ng ulan ay naaantala kong minsan. Minsan naman masyadong maagang tag-ulan. Or minsan naman ay dapat tagtuyo na maulan pa rin. No? At ito ang mga pagbadya ng climate change, pagbabadya ng climate change. At napapansin din natin ngayon, ang lakas ng mga bagyo ay tila ba parang hindi siya pangkaraniwan na na-experience na nararanasan natin nung unang panahon, no? Ngayon ay sunod-sunod ang super typhoon, bawat taon halos ay mayroong super typhoon, no? At ito ay hindi pangkaraniwan na nangyayari. Ngunit ngayon ay patuloy nga na dumadalas ang mga ito, ang malalakas na ulan kahit walang bagyo. Ito ang palatandaan na ang panahon nga ay
nagbabago na meron na tayong climate change na kinakaharap sa ngayon. It doesn't matter kung one believes or one does not believe. Kasi ang mahalaga, nakikita mo kung anong nangyayari. For example, yung apat na bagyo na sunod-sunod, in 2 weeks' time, kung ang dahilan nun ay climate change o hindi climate change, ang nakita mo ay destruction at loss of lives ng mga kababayan natin. So, dapat mong tugunan paano mo, hindi mo ma-repeat yung the same na pangyayari. So you go into preparedness. So sa akin yun ang mas mahalaga, na gumawa ka ng mga bagay na para maibsan yung mga impacts ng ganong mga pangyayari kaysa mag-debate. Ito namin nasaksihan ang pagsikap ng taong bayan na maagapan ang tragedya na kanilang kinaharap. Nasalanta ng bagyo, ngunit kulang na kulang pa rin po ang tulong. Tura, wala pong kuryente, walang tubig, at galing ang mga trosong ito. Ito raw ay dala ng mga agos mula pa sa Sierra Madre nung nagkabagyo noong November 13. Kapag hindi naagapan ng global warming, patuloy na tataas ang temperatura ng ating mundo. Maraming bansa ang dumaranas na ngayon ng mahabang tagtuyot at malalaking sunog sa kagubatan. Sa kabilang dako,
tataas din ang dagat dahil sa pagkatunaw ng mga higanting yelo sa Antarctica. Tinatayang 7 hanggang 23 pulgada ang itataas ng dagat pagpasok ng susunod na siglo. Isang mapanganib na badya para sa mga bansang tulad ng Pilipinas na binubuo ng maraming isla. Kasama ng pagtaas ng tubig, ang malalalim na baha, ang madalas na pagbagyo, at ang pagguho ng lupa na sumisira sa ating mga kalsada at tulay, maging ng ating mga tahanan at kabuhayan. Dito sa Pilipinas, hindi na kakaiba ang mga eksenang tulad nito. Ang mga kalunos-lunos na imaheng nakikita natin ngayon ay mga tunay na pangyari sa loob ng nakalipas sa 2 dekada. Maaaring iilan sa inyo na nanonood ngayon ay nakaranas ng mawala ng mahal sa buhay dahil sa mga delubyong ito. O di kaya ay naging biktima mismo, subalit pinalad na maligtas. Kailan pa natin matutuunan ng pansin ang pagpapaunlad ng ating kabuhayan kung ang lagi nating iniisip ay kung paano makakatawid sa sunod-sunod na hagupit ng nangangalit na kalikasan. Ayan ate, nasagutan ko na yung pinasasagutan mo sa akin dito sa blackboard. 12 times 9 equals 108. O ate, bakit parang bigla ka natahimik? Sabi ni itay, baka umigil daw muna ako sa pasukan. Bakit naman? Narinig kong nag-uusap sila ni inay. Di raw nila kayang sabay tayong nag-aaral. Isa pa, lagi akong hinihika dahil dun sa amoy ng pabrika. Eh, wala na bang trabaho si itay? Nasira daw lahat ang pananim nila itay. Baka nga raw walang maanis sa anihan eh. Eh, paano na tayo ngayon? Sana tayo kukuha ng pakain? Di ko alam. Baka raw mag-apply muna si nanay sa pabrika. Ako, tutulong na lang muna ako dito kay nanay sa gawaing bahay. Eh, hindi ka na ba nahihirapan huminga? Minsan, pasumpong-sumpong lang. Baka pag pumasok na si nanay sa pabrika, baka siya naman yung magkasakit. Hindi naman siguro, malaki na si inay. Hindi naman namimili ng edad yung sakit eh. Ate, pag ba nawala na yung pabrika dyan, mawawala na rin yung hika mo? Siguro, kaya lang wala bang mangyari. Bakit naman? Eh napakayaman daw ng may-ari nun eh. Climate change o global warming ay isang problema ng buong mundo. Subalit, ang dapat gawin ay dito sa bawat isang tao ay kaukulang responsibilidad niya ang makatulong na mabawasan ang carbon emission at makatulong din sa pagpapalaga ng ating kapaligiran. At sana ang lahat ng mga Pilipino, ang lahat ng tao sa mundo ay gawin yung kani-kanilang mga tungkulin para makatulong. Ito ay problema ng buong mundo, subalit bawat isa ay tinatawagan na makibahagi sa ating pag-solve nitong problema ito. Sa harap ng sunod-sunod na pagsubok, oras na upang gumising at mamili. Tuluyan na ba tayong susuko at iaasa na lang ang lahat sa tadhana? O tayo ba'y babangon at gagawin ang nararapat na hakbang para sa sarili nating kaligtasan? Isa rin akong ina na nangangamba para sa kinabukasan ng aking mga anak. At bilang mambabatas, may pananagutan din ako sa lahat ng kabataang Pilipino. Dala nito, sinulong ko ang Panukalang Batas 1890. Layunin ito na itatag ang National Commission on Climate Change, isang ahensya na magbabalangkas ng mga panuntunan at gagabay sa mga lokal na pamahalaan tungo sa mga inisyatibong tunay na makakalikasan. Kasama nito ang paglikha ng Climate Adaptation Fund na gagamitin naman para ipatupad ang mga proyektong tutulong sa pagsugpo ng global warming.
Tatlong bagay ang hangad naming maipatupad sa panukalang batas na ito. Ang magkaroon ng malawakang edukasyon hinggil sa mga sanhi at epekto ng climate change. Ang makapagtaguyod ng mga pamamaraan upang maibsan ang panganib na dala ng pagbabago-bago ng klima. At panigan ang mga pangdaigdigang pagkilos sa pagbabawas ng greenhouse gases tulad ng Kyoto Protocol. Higit sa lahat, layunin itong himukin ang mga pamayanan na kumilos at gumanap dahil ang krisis na ating dinaranas ngayon ay damang-dama natin sa araw-araw nating pamumuhay. Alam mo, ako'y binib na binib dyan kay Maren, babe. Ano na naman? Abay, nung kalakasan ng bagyo, tumatakbo yan. Paatras. Ay, napakalakas ng hangin eh. Ay. Ano naman ang gagawin ko doon? Nakita mo naman kung gaano ka ako sexy. Ikaw yun eh. Si Selsa. Nakita ko. Paano? Paalis na kami. Alam niyo, buti nga may mga natirang gamit eh. Sakit, tutuloy ngayon yan. Sa Maynila, sa kapatid ko. Buti na rin doon. Bilis magpakasakali doon eh. Sa isa pa ang mapapagamot ko itong si Junior. Lalo kasi siyang lumalala din ko eh. Kaya mo yan, ha? O siya, hindi na namin kayo pipigilan na baka gabihin kayo lalo eh ha. Mag-ingat ha. Ingat lang. Diyos ni kumuyog. Kaawa-awa si Chelsea. Aga na pila. Pare-pareho na tayo nagmumukhang basang sisiyo. Kapag yung ganito na lamang tayo, abot langit ang kabahan. Paano naman? Kalbo na lahat ng mga puno natin. Pinagpuputol na lahat ng mga puno natin. Kaya ayan, ano nangyari? Walang panangga ang ating mga bahay sa bagyo. Dapat ihanda na natin ating mga sarili para sa mga mas malalakas ng bagyo na maaaring dumating. Ako naman, Mari, huwag mo namang ipanalangin yan. Ikit. So, tanim na tayo ng mga puno. Ako, Mari, bago lumaki ang mga puno na yan, patay na ako. Hindi ko na mapapakinabangan. Nay! 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 Tumahimik ka. Itatanim kita, gagawin kitang puno. Uusap kami. Eh, hindi na nga para sa iyo lamang yung mga punong yan. Para sa ating mga anak. Para sa mga apo natin. Gusto mo bang mangyari sa mga apo natin yung ganito? Nako, hindi na. Nako rin, talagang hinding-hindi na. Nay! 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 Ano ba? Sinabi ko naman sa'yo, huwag kang sasabat kapag ka ganito nag-uusap ang mga tatanda, hindi ba? Itatanong ko lang po sa inyo. Ang alin? Pag may tutong na po ba sa ibabaw ang sinain, luto na po ba yon? Naku! Sandali! Ikaw naman kasi daldal ka ng daldal, hindi mo kagad sinabi. Pandaigdigan ang epekto ng global warming. Ngunit uulitin ko po, ang pagsugpo dito ay dapat magsimula sa ating sariling pamayanan. Paano? Una, itaguyod natin ang malawakang pagpapatupad ng Republic Act 9003 o ang Ecological Solid Waste Management Act na nagalayong pangasiwaan ng ating mga panapon. Napakasimple nito, ihiwalay ang nabubulok sa hindi nabubulok. Ang mga nabubulok ay ipakain muli sa inang lupa. Ang mga di nabubulok, i-recycle. Kahit bata, kayang gawin ito. Ayon sa mga eksperto, ang pagiging zero waste ay isa sa pinakamabilis, pinakamatipid, at pinaka-epektibong paraan upang mapangalagaan ang klima at ang kalikasan. Kapag nabawasan ang mga basurang tinatambak o sinusunog, mababawasan din ang nakakalasong greenhouse gases na siyang pangunahing sanhi ng global warming. Bukod dito, bawasan na rin natin ang mapag-aksayang konsumo ng enerhiya, lalo na yung mga galing sa fossil fuel. Tangkilikin natin ang mga pampublikong sasakyan.
upang makarao sa krisis ng gasolina. Magtipid ng kuryente. Suportahan din natin ang mga alternatibong pinagkukunan ng enerhiya tulad ng wind, solar, hydro at geothermal, pati na rin ang biofuels na sinusuportahan ng inyong lingkod. Napakayaman ng Pilipinas sa mga alternative sources na ito. Bakit di natin gamitin? At higit sa lahat, magtanim tayo ng puno. Hindi lamang mga puno sa kagubatan, kundi pati na rin sa syudad. Isama na rin natin ang pagtatanim ng mga bakawan para muling sumigla ang ating yamang dagat. Ang pangarap natin na isang lunti ang Pilipinas ay isang bayang malusog, malinis, masagana at may panangga sa anumang pagsubok ng kalikasan. Sila ang ating proteksyon. Sa bawat punong ating itanim, buhay ang ating aanihin. Ayan! Tiga, diyan dito. Aayusin natin yan. Yan ang ating itatanim. Yan ang ating kaibigan. At ito rin ang ating katulong para yung naganap na sakuna ng pagbabaha ay hindi na uli mangyari pa. Pag lumako na yung mga tinanim natin mga puno, magiging panangga lang ito sa dagyo at sa baha. Kapag mas marami kasing puno, mas maraming tubig ulan ang nasisisip ng mga ugat niyan. Hindi na masyadong magbabaha at makaliligtas na tayo. Hindi lang yun. Dadami na naman ang tubig sa ilog at mga pananim natin at sa ating sakahan. Dahil ang tubig ay nanggagaling sa mga puno at sa kamunduhan at sa kagubatan. Ito talaga ang ating matalik na kaibigan. Sabi nga ng teacher ko, pag mas maraming puno, mas sariwang hangin ang malalakap natin. Eh di hindi na ako hihikain nun. Hindi lang yun. Lalakas ang iyong katawan at magiging malusog dahil ang iyong linalanghap ay sariwang hangin. Tay, magtanim din tayo ng mangga. Hindi lang mangga, basta yung namumunga. Tapos, pwede rin nating itinda ang mga prutas. Ay, basta magtatanim tayo ng maraming gulay. Lalo-lalo na yung mga halamang gamot. Wala naman kasi talagang tatalo sa mga natural na gamot na galing sa kalikasan. Ay, nalalaman niyo ba yung mga naipon natin nabubulok? Opo. Ano yon? Yung mga tira-tirang pagkain po. Ayan. Saka po yung mga balat ng prutas at gulay. Yun ang gagamitin natin pataba sa mga tanim para siguradong malusog at masagana ang ating aanihin. Kapag sumobra, yan, pwede na natin ibenta sa palengke. May nagkaroon pa tayo ng dagdag, karagdagang ikabubuhay natin. Nay, tutulong po ako sa pagtanim at pagtitinda. Ako rin. Sa eskwelahan din naman kasi, itinuturo ang kahalagahan ng pagtatanim at pag-aalaga sa kalikasan. Ito po. Kaya nga, anak, pagbutihin mo na yung pag-aaral mo. Para pagdating ng panahon na magiging teacher ka na, eh, di ba yan ang hahilig mo, Donna? Yan ang nakikita kitang teacher-teacheran. Ituturo mo yan sa mga asidente mo. Hindi pa huli ang lahat. Sama-sama tayong magbalik loob sa nagbigay sa atin ng mapagpalang kalikasan ito. Magbayanihan tayo sa paghilom ng ating mundo. Dagdagan natin ang mga pagmamalasakit at mawasan ang kasakiman. Sana'y matikpan nating muli at ng ating mga anak ang biyaya ng isang masagana at mapayapang mundo. Ito po si Lauren Legarda, nagtitiwala sa galing ng Pilipino. Nananawagan ng kalikasan, atin ang tubunan. Problema ang ulan sa tag-araw, at init sa tag-ulan. Sa bawat pulong itatanim, buhay ang aanihin, awit ng kalikasan.